Paano mo mababasa ang isip ng isang tao? Ating pag-uusapan ang 14 psychological tips para magawa mo ito. Kapag makikipagkita tayo sa isang tao sa unang pagkakataon, napakaraming katanungan sa ating kaisipan tungkol sa impormasyon na hindi pa natin nalalaman. Mahirap kasing alamin kung anong klaseng tao ang kaharap natin. Kaya sa ganon, napakahalaga na maunawaan kung paano tayo nakikipag-usap sa ibang tao. Ayon sa mga eksperto, 15% ng ating pinapadalang impormasyon tuwing nakikipag-usap sa iba ay nagmula sa body language o yung mga hindi namamalayang paggalaw ng ating katawan, 18% sa tono ng boses, at 7% lang mula sa lahat ng aktwal na sinasabi natin. Kaya, nangangahulugan ito na kapag nakipag-usap tayo sa kahit na sino sa unang pagkakataon, kailangan nating isaalang-alang ang tatlong batayan na ito bilang karagdagan sa kung ano ang maaaring iminumungkahi sa atin ng itsura ng isang tao. Kaya, kung nais mong makakuha ng mas higit na kaalaman sa personalidad ng iba, kapag nakita mo sila sa unang pagkakataon, bigyan mo ng pansin ang sumusunod na mga pahiwatig na ito simula sa ulo hanggang paa. Number 1, tinginan sa mata. Kadalasang sinasabi ng ilan na ang ating mata ang nagsisilbing bintana para sa ating kaluluwa. Ang susi para malaman kung anong klaseng tinginan sa mata ang binibigay sa iyo ng isang tao ay ang pagsasaalang-alang ng konteksto. Halimbawa, kung ang isang tao ay hindi makapag-alis ng kanyang paningin sa iyo, nangangahulugan ito na mayroon siyang romantikong interes sa iyo. Sa kabilang banda, kapag ikaw naman ang tumingin ng diretso sa mata ng isang tao at hindi nila kayang tumingin ng diretso pabalik sa iyo, malamang na kinakabahan sila o mayroon silang isang bagay na itinatago sa iyo. Kaya sa ganon, kapag nakikipag-usap ka sa isang tao na ang titig ay hindi komportable para sa iyo, lalo na kapag ang tingin nila ay tuloy-tuloy at hindi man lang kumukurap, siguradong ito ay dahil mayroong issue at maaaring nagsisinungaling sila sa iyo. Number 2, kilay. Kung nais mong makita kung gaano kakomportable ang isang tao, tingnan mo ang kilay nila. Mayroong tatlong pangunahing damdamin na nagpapataas sa kilay mo: pagkasorpresa, pag-aalala, at pagkatakot. Subukan mong iangat ang iyong kilay kapag nakikipag-usap ka sa isang kaibigan. Mahirap itong gawin, hindi ba? Kung may nakikipag-usap sa iyo na itinaas ang kanilang mga kilay at ang paksang pinag-uusapan ninyo ay hindi naman nakakasorpresa, nakakabahala, o nakakatakot, malamang na senyales na yan na hindi sila komportable. Number 4, pagngiti. Pagdating sa pagngiti, ang iyong labi ay maaari mang makapagsinungaling, ngunit ang mata ay hindi. Ang mga totoong ngiti ay umaabot sa mata. Lumilika ng kunot sa panlabas na sulok ng mata ng isang tao. Kadalasang ngumingiti ang isang tao para itago ang kanilang iniisip at nararamdaman. Kaya, sa susunod na gusto mong malaman ang totoong ngiti ng isang tao, hanapin ang mga kunot sa mga sulok ng kanilang mga mata. Kung hindi mo mahanap yon, maaaring mayroong itinatago ang mga ngiti nila. Number 5, kung anong sinasabi nila. Kapag makikipagkita ka sa isang tao sa unang pagkakataon at ang kanilang pinag-uusapan ay halos tungkol lang sa mahal nilang asawa o pagpuri sa mga kasamahan nila sa trabaho, maituturing natin sila bilang disenteng mga tao. Pinapakita ng mga pag-aaral na kapag tinatanaw ng isang tao ang karamihan bilang mabait, magalang, mapagmahal at may mahusay na pamamahala sa sarili, malamang na mayroon din silang mga katangian na ganito. Gayunpaman, ang kabaliktaran nito ay totoo rin. Sino mang sumasaksak sa likod ng iba at humuhusga sa iba bilang pangit at manipulatibo ay malamang na mayroon din sila ng mga katangiang ito. Posible rin na mayroon silang karanasan ukol sa depresyon o karamdaman sa kaisipan. Number 6, pagsulyap. Ang mga taong mainit kang tinatanggap at bukas ang puso para makilala ka ay maghaharap sa iyo ng kanilang katawan at titingnan ka sa mata. Sa kabilang banda, kung may nakilala kang isang tao at agad silang sumusulyap sa ibang bagay, ito ay isang sinyales ng aksyon ng kanilang katawan na hindi nila namamalayan na ibig sabihin ay naghahanap sila ng paraan para takasan ang isang pag-uusap. Number 7, madalas na pagtango. Ang pagtango ay karaniwang sinyales na may sumasang-ayon sa iyo. Pero, ang sobrang pagtango naman ay maaring sinyales na ng pagkabalisa tungkol sa pagkakaroon ng pag-aproba ng iba. Kapag may sinasabi ka sa iba,
tumatango sila ng sobra, nangangahulugan lang ito na nag-aalala sila sa kung anong iniisip mo tungkol sa kanila. O baka, pinagdududahan mo ang abilidad nila na sumunod sa ibinibigay mong instruksyon. Sa isang banda, ang kadalasang pagtango ay maaring isang hindi namamalayang pagkilos na nagpapahiwatig sa ibang tao na mayroong ibang bagay pa sila na kinakailangang gawin. Tulad ng kapag ang isang tao ay patuloy na tumitingin sa kanilang relo o di kaya'y patuloy na humahawak sa susi ng kotse nila. Number 8, baba at panga. Kapag nagsusumikap ang iba na gumawa ng tamang desisyon, may posibilidad na kukuskusin nila ang kanilang baba. Baka tumingin sila sa taas, sa baba o sa gilid. At siguradong senyales na ito na mayroon silang malalim na iniisip. Ang pagsisikip ng panga ay senyales ng stress. Ano man ang sinasabi ng ibang tao, nagpapahiwatig pa rin ito ng isang malaking basihan ng hindi pagiging komportable. Ang pag-uusap ay maaring mapunta sa mga bagay na ikinababahala nila o ang kanilang isip ay nasa ibang bagay at nagpupokus sila sa mga bagay na nagpapa-stress sa kanila. Number 9, postura ng katawan. Kung nakikita mo na maayos na dinadala ng isang tao ang sarili niya, ito ang siyang makapagbibigay sa iyo ng ilang mga indikasyon tungkol sa kanilang kumpiyansa sa sarili. Halimbawa, kung mayroon kang nakikita na tumatayo ng matuwid at maayos ang postura na palaging tumitingin ang diretso, ito ay nagbibigay ng indikasyon na mabuti ang pakiramdam nila sa sarili nila at mayroon silang kumpiyansa. Gayunpaman, kapag may nakita ka namang naglalakad na yumuyuko sa lupa at ang postura ay nakabako, magbibigay ito ng kabaliktarang impresyon. Hindi namang palaging nangangahulugan na mababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Pero ito ang mensahe na ipinahihiwatig nito. Number 10, pagkakamay sa iba. Marami kang pwedeng malaman sa pamamagitan ng pakikipagkamay sa isang tao. Kung malambot ang kamay niya, maaring sila ay masunurin o madaling panghinaan ng loob. Kung matigas at masikip ang pagkakamay niya, posible na mayroon siyang malakas na personalidad. Ang haba ng oras sa pakikipagkamay ay importante din. Kapag sobrang haba ang pakikipagkamay niya, eh parang may kakaiba sa kanya. Kapag sobrang ikli naman, maaari itong magpahiwatig na mayroong hindi pagkakasundo. Posibleng ang taong yon ay ayaw na magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa iyo. Pero, posible rin na nagmamadali sila at wala lang talagang panahon. Number 11, nakasandal o hindi. Kung ang isang tao ay nakasandal palapit sa iyo, nagpapahiwatig yon na interesado siya sa mga bagay na nais mong sabihin. Ang pagsandal ay isang senyales din ng pagpapakita ng respeto sa iba. Kapag lumalapit ang isa at sumasandal sa iyo habang nagkwekwentuhan kayo, nagpapakita lang yon na gusto nilang magtiwala sa iyo. Dahil dito, nararamdaman mo na pinapahalagahan at pinagkakatiwalaan ka. Sa kabilang banda, kapag lumalayo naman ang kausap mo habang may sinasabi ka sa kanya, pinapakita lang nito na napapagod na siya sa pakikipag-usap sa iyo. O baka, hindi siya komportable dahil sa ilang kadahilanan. Number 12, salungat na braso at binti. Naranasan mo na bang makipag-usap sa kahit na sino na nagpapasalungat ng kanilang binti at braso habang nagsasalita ka sa kanila? Kung ikaw ay nasa isang date o kung sinusubukan mong sabihin sa isang tao ang isang bagong ideya, hindi yan isang magandang senyales. Ang salungat na mga binti at braso ay nagpapahulugan na ang taong kausap mo ay hindi bukas upang makinig sa mga sinasabi mo. Kahit na nakangiti sila at nakatuon sa isang kaaya-ayang pag-uusap, ang reaksyon ng kanilang katawan ang nagsasabi ng tunay nilang nararamdaman. Sa psychological na batayan, ang salungat na braso at binti ay senyales na ang taong yon ay hindi sumasang-ayon sa kaharap nila. Sa katulad na paraan, ang direksyon ng mga paa ng isang tao ay nagbibigay din ng impormasyon kung ano ang nasa isip nila. Ang taong gusto ka ay tuwid na ihaharap sa iyo ang dalawang binti niya. Gayunpaman, kung ang paa niya ay salungat o patungo sa direksyon ng pintuan, maaring nangangahulugan ito na nais na niyang umalis at pagod na siya sa pakikipag-usap sa iyo. Number 13, pangkalahatang itsura. Ang paraan ng pananamit ng isang tao at kung paano nila ito pinipresenta ay isang bagay na maaring makapagsabi kung anong klaseng tao sila. Kapag nasa lugar ang ayos ng buhok ng isang tao, ang kanilang pananamit at nagkakaugnay ang kanilang fashion style, maaring ang mga taong ito ay mabusisi pagdating sa detalye. Ang isang tao na may magustot na pananamit at magulo na buhok ay maaring malikain o magulo lamang. Kapag nakakita ka naman ng tao
tao na gusgusin at nangangamoy ang katawan, maaring ang taong ito ay talagang napakatamad lamang. Number 14, pagkopya sa kilos at galaw ng katawan. Kung hindi mo pa nasubukang basahin ang personalidad ng tao dati, ito ang isang bagay na posibleng hindi mo pa napapansin. Pero, dapat bigyan mo na ito ng pansin simula ngayon. Dahil kapag ang isang tao ay gumagaya sa kilos at galaw ng iyong katawan, nangangahulugan ito na maganda ang pakiramdam nila sa iyo at na gusto nilang makisabay sa iyo. Senyales ito na maganda ang daloy ng pag-uusap ninyo at na ang kausap mo ay nalulugod sa iyong mensahe. Kapag komportable tayo na makasama ang isang tao, may tendensya talaga na magaya natin ang ginagawa nila. Ang ilan sa atin ay magaling sa pagbasa sa mga senyales na ipinapakita ng ibang tao. Ang iba naman ay hindi marunong at kailangan pa nila ng ibang tao na diretsong sabihin sa kanila kung ano ang nasa kanilang isip. Ang pagbasa ng tao ay hindi madali, pero kapag kaya mo itong gawin, isa itong kamangha-manghang kakayahan na pwedeng magkaroon ka. Siyempre, iba-iba naman ang lahat ng tao, kaya ang pagbibigay ng kahulugan sa kanilang mga ikinikilos at sinasabi ay maaring maging hindi palaging tumpak. Pero sana, sa tulong ng mga senyales na ito, magiging mas mahusay ka sa pagbasa ng sinumang tao na makakaharap mo. Gusto naming malaman kung ano ang iniisip mo. Kapag nakikipagkita ka sa sinumang tao sa kauna-unahang pagkakataon, ano ang unang mga bagay na karaniwang napapansin mo? Please comment down below. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friends. Para sa mas marami pang videos na katulad nito, hit subscribe and click the bell button. At siguraduhin panoorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching!